up guys to my YouTube channel, and kung bago ka pa lang, welcome. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-share. So, for today's video guys, gagawin natin is yung dun sa previous natin na vlog is yung mga features nitong brother natin na printer yung pinakita ko. So ngayon, i-ayos natin yung software niya dito sa aking laptop para magamit na natin siya. And then, kung paano ba kinoconnect sa wifi yung ating printer. So, ayan guys, yung CD natin na i-insert sa ating laptop. So, ayan. Insert lang natin siya. Andyan yung software na kailangan natin i-download para mag-connect yung sa software ng printer sa ating laptop. Ayan guys, so kinonect ko na rin yung USB cable niya doon sa ating laptop, and then yan dyan sa ating printer. Ayan guys, so nakikita nyo, diba kusa siyang bumababa. Ayan, so punta lang tayo dun sa may start, then lalabas yan. I-yes nyo lang yan guys. And then ayan na yung pinakang installation niya. Una, select yung language, license agreement na hindi naman natin binabasa. Then connection type kung wireless pa or via USB cable. So, USB cable yung pinili natin kasi medyo nahirapan ako dun sa Wi-Fi connection. Pero, ipapakita ko rin sa inyo sa susunod kung paano ba ginagamit yung sa Wi-Fi connection niya. Then, yan. Next lang din. Makikita nyo naman sa pag de-demonstrate ko dyan sa screen kung ano yung mga pinindot ko. Then, ito yung pinakamatagal na part guys kasi ito inabot ako ng 7 minutes dyan. So, pinas forward ko na lang din yan para hindi ganun kasobrang haba. Then yan, next step din. Next lang yan for additional setting din ng software. So, wala akong internet. Kaya, pwede naman siya sa susunod na lang i-download. Yan, next lang din. Yan, additional option. Next lang din, guys. Then yan, finish na. Yan, so try naman natin mag-print since nakakonect na yung laptop tsaka yung printer. Ayan, mag type muna tayo. Ayan guys, nakalagay subscribe to my YouTube channel Alex P Vlogs. Huwag nyo kalimutan i-like, share, at pindutin yung notification bell button para updated ka every time i-upload ako mga videos. Yan, subscribe guys, subscribe. Tapos dito sa part na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-photocopy ng A4 size na document. Ayan. So, lagay lang natin dun sa ating scanner. Then, itong green na yan for colored paper, and then yung white is for black and white lang. So, try natin yung black and white. Ayan. Kung ilan yung page na ipiprint mo.
pipili ka lang din dun. So, angat lang natin yan para hindi kung saan lang mahulog yung ating ipiprint. Ayan siya guys. So, ayan yung original natin. And then, andun yung kanyang copy. Ayan, plus button kung dadagdagan mo yung pages. And then, dito naman sa may minus sign kung pabawas yung page na ating ipiprint. Then, yan. Lagyan natin ng long. Diyan naman sa taas tayo maglalagay ng long kung legal size yung ating document. So, ayan guys, hindi para pwede doon. Hindi kasya yung long, kaya doon tayo sa likod maglalagay. Nakita nyo naman na ipit doon nung pinasok natin. So, ayan guys. Tapos, ilagay na natin yung document na long na ating i-photocopy. Ayan. So, hihigupin yan guys. Gaya nung sa pag-print kanina, colored and then white is black and white. So, pinindot natin yung colored guys. Ayan, makikita nyo siya bumababa. And then, itong isa, hinihigop siya nung printer. So, lalabas yan, paharap naman. Ayan siya guys. Ito yung original. At ito yung kanyang photocopy. So, guys, dito, pwede ka rin naman mag photocopy ng short dito. Nasa sayo rin yun. Pwede naman yun. And may papel naman na tayo dyan sa baba. Kaya, pindutin lang natin yung white ulit. Ayan guys. Diyan naman siya sa baba. Lalabas niya yun. So, ayan guys. Ayan. So, kung dito, kung long ang ilalagay mo, hindi niya kakayanin dahil magkakaroon ng sobra, hindi makakopy yung mga lumagpas na. At dito naman yung sa copy nung doon sa may legal size na document na ating gagamitin. Dito yung copy quality kung normal. Or pwede rin naman yung best. Pero usually, normal yung ating gagamitin. And then, dyan sa copy and scan option, exit muna natin. Ayan, copy and scan option. Pwede yung layout niya, ayusin nyo. Or remove yung background color. Paper size, pwede i-adjust. Paper type, ayan. So, kung plain paper lang, inkjet paper, brother, or yung glossy paper natin. Exit lang din ulit. Balik tayo sa option. Yan sa layout. Yan, paper size. A4, A5. Andyan yung iba-ibang sizes ng paper na pwede natin i-adjust. Exit lang din ulit. Yan. Ayan, so sa scan, dun na yan sa ating laptop or yung desktop natin na nakaset up. Then, itong Wi-Fi, dyan mo lang din makikita yung Wi-Fi direct nyo.